Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham na ating napili mga kaibigan ay nanggaling sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Delia. Paano basahin na natin ang liham ni Delia? Dear Kuya Peles, gusto min kumang kukuya na mapaganda ang buhay ko. Eh wala ring mangyayari, Kuya. Itago na lamang po ninyo ko sa pangalang Delia. 48 taong gulang at may 5 po akong anak. At ang aming panganay, Kuya, ay 17 taong gulang na siya. At kaya po ako lumiham sa inyo dahil gusto ko pong makahingi ng payo. Para malinaw sa inyo, Kuya, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Peles. Delia, susubukan kong sumama kina Peter mamaya sa construction. Ginagawa nilang bahay. Sayang din eh. Ay, ano ba itong buhay natin, Rogel? Lalo na ang tumitindi ang hirap. Ay, tiis-tiis lang muna, Delia. May awa din ang Diyos sa atin. Matagal na tayong ganito. Nawa na ako sa mga anak natin eh. Delia, huwag kang mawala ng pag-asa. Naku po, tingnan mo nga ang anak nating panganay. Ni high school, hindi na niya natapos. Masakit din sa loob ko na hindi siya makapagpatuloy ng kanyang pag-aaral. Pero anong magagawa ko? Talaga bang wala ka ng magawang paraan para makapagpatuloy siya sa kanyang pag-aaral? Kahit man lang matapos niya ang high school. Sa ngayon, Delia, nahihirapan tayo. Tingnan mo, lumalaki na ang mga anak natin. Maghanap ka kasi ng medyo maganda-gandang trabaho para naman gumaan lang ang buhay natin. May ginagawa ko naman ang lahat eh. Pero ito lang, yung pagkukonstruksyon, ang pwede kong pagkakitaan. Ay, Rogel. Anak, bakit tila malungkot ka na naman? Naku, inay. Nagsasawa na ako sa ganitong buhay. Ay, naku, anak. Ano magagawa natin? Sadyang ganito na ang nakagisnan nating buhay. Kung alam ko lang na ganito ang magiging buhay ko, hindi pa sana ako nag-asawa ng maaga. Ay, dyan na yan, anak. Wala na tayong magagawa. Ay, naku. Pati si Ellie, na panganay namin, ni high school, hindi niya natapos. Eh, anong gagawin mo kung talagang hindi kaya? Eh, ang kinababahala ko, inay, baka mag-guide din yan sa akin na batang-bata pa nang mag-asawa. Ay, naku, anak, wag naman sana. Hanggat maaari, makapag-aral muna siya. Wala na kaming magagawa, inay. Ni pang-araw-araw namin, hirap si Rogel na kitain. Yung pagpapaaral pa kaya? Ay, anak, mahirap kalaban talagang hirap ng buhay. Kaya nga po, inay, eh. Naghihirap ang kalooban ko. Pati mga bata, nadadamay sa hirap ng buhay. Anak! Bakit ka nagpunta rito?
Baka makita ka ng inay ko. Wala ka bang pasok ngayon? Wala na eh. Huwag ka maglala. Eh, nakita yung inay mo na dumon dun sa amin. Kaya dali-dali akong nagpunta rito. Buti na lang. Wala dito si itay. Sumama sa kumpare niyang karpentero. Ano bang kailangan mo, Haji Ars? Eh, namimiss na kita kasi. Alam mo, mga bata pa tayo. Ikaw, may kaya kayo sa buhay. May pagpapatuloy mo ang pag-aaral mo. Pero ako, hanggang dito na lang. Huwag ka mag-alala. Iaahon kita sa hirap kapag nakapagtapos ako. Matagal pang mangyayari yan. Kaya, huwag ka munang mangarap. Ang isa pa, may kaya kayo sa buhay. Samantalang kami, isang kahit, isang tuka lang. Ano kaya kung manap ka na lang ng nababagay sa'yo? Ito yung sahod ko, Delia. Bumili ka muna ng mga kailangan dito sa bahay para makakain na yung mga bata. Para sa ngayon lang ito. Bukas, wala na naman. Huwag ka mag-alala. Medyo matatagalan yung ginagawa naming bahay. Kasi nasa Saudi yung may-ari yung nagpapagawa. At pagkatapos niyan, wala na naman. Parati na namang ganyan eh. Tingnan mo, parating na ang tag-ulan, ay mahihirapan naman tayo. Delia, may awa ang Diyos sa atin. Maliwala ka. Nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. Eh, ginagawa ko naman ang lahat eh, Delia. Oo nga, pero kulang na kulang pa rin. May anong magagawa natin? Ang importante, walang nagkakasakit sa atin ang mga anak natin. Paano kung may nagkasakit sa atin? Ni isang kusing, wala tayong ipon. Bahala ng Diyos sa atin, Delia. Hinding-hindi niya tayo pababayaan. Anak, hindi sa pinakikialaman kita, pero ang bata-bata mo pa eh. Anong ibig ninyong sabihin, inay? Elise, anak, alam ko na nanliligaw sa iyo si JR, pero ang babata pa ninyo para pasukin ang pakikipag-boyfriend. Gusto mo bang magaya ka sa akin? Inay, pinagsabihan ko na po siya, pero ang kulit niya eh. Baka malaman ng itay mo yan. Tingnan mo ko. Kami ng tatay ninyo. Mga bata pa kami noon nang mag-asawa kami. Halos hindi na kayo kumain dahil sa hirap ng buhay natin. Kapag pag-aralin ka namin, anak, hindi namin kaya ng itay mo. Hindi ko pa naman po siya sinasagot, inay. Nanliligaw pa lang po siya. Pinagsasabihan lang kita, anak. Dahil ayaw kong magaya ka sa akin, kami ng itay ninyo. Kaya sana, kung maaari, ay umiwas ka sa Elmer na yon. Masakit naman, kuya, na makita mo yung mga anak mo na hindi man lang makapagpatuloy ng pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Maaga akong nag-asawa, kuya, sa edad kong 17, ay nakapag-asawa na ako. At ngayon, kuya,
Sa anak naming panganay, may nanliligaw na sa kanya. Kaya ayaw na ayaw kumagayon sa akin, kuya. Minsan, kuya, ay... Ano ba itong nababalitaan ko, Delia? Na ano, Ruel? Na may nanliligaw na yata dyan sa anak mong panganay. Totoo ba? Nanliligaw lang naman. Hayaan mo. At lagi mo naman pinagsasabihan yung anak mo eh. Bantayan mo yung anak mo, Delia. Abay, mahirap na. Bata pa siya. Ayaw kong magaya niya tayo. Sino ba yung nanliligaw na sa anak mo yan, ha? Si JR na, anak ng may kaya sa buhay. Sa kabilang kanto. Aba, kilala ko yun, ha? Eh, may mabait naman yun. Kahit na. Hindi pa dapat na makipagnobyo ang anak natin. Bata kaya pa siya. Kapag wala ko rito, bantayan mo yung anak mo, lalong-lalo na kapag umalis. Eh, alam mo naman ang mga kabataan ngayon. Mapupusok pa ang mga yan. Mahirap na. Kaya nga, ang gusto ko sana, kahit man lang high school, ay matapos niya. Para naman hindi siya kawawa. Ako man, Delia, gusto ko rin na kahit makapagtapos man lang siya ng high school. Pero talagang hindi pa natin kaya. Ano ba itong nababalitaan ko? Na may nililigawan ka raw, ha, JR? Ma, inspirasyon naman po sa buhay. Tapusin mo muna ang pag-aaral mo. At hindi kita pagbabawalan. Kahit sinong babae ang gugustuhin mo. Totoo po, Mama? Oo. At ang gusto ko lamang ay makatapos ka ng kolehiyo. Para kahit wala na kami, ay may sandata ka sa pakikipagbaka mo sa buhay dahil may matatag kang trabaho. Opo, Ma. Ginagawa ko lang ng inspirasyon eh, si May. Ay, nako. Kilala ko ang mamagulang ng babaeng sinasabi mo. Gaya ng sinabi ko sa'yo, hindi ako makikialam kung sino ang magugustuhan mong babae. Ang akin lang ay makapagtatapos ka ng pag-aaral mo. Ayan yun, Mama. Mas lalo ko pong pagbubutihin ang pag-aaral ko. Huwag kayong mag-alala, Mama. Ginagawa mo dito? Malis ka na. May naman. Hindi mo malang ako papapasukin sa loob. Baka dumating si Nay. Parating na yun. Just lang oh. Papasukin mo naman ako. Sige, papasukin mo na siya. Magandang araw po sa inyo, Aling Delia. Magandang araw naman sa iyo. Halika, pasok ka. Inay, bakit ninyo siya pinapasok? Akala ko ba eh... Ako ang makikipag-usap sa kanya. Halika, JR. Pasok ka. Maraming salamat po sa inyo, Aling Delia. Alam mo, JR, dediretsyahin na kita. Mga bata pa kayo. At isa pa, may kaya kayo sa buhay. Ang ibig kong sabihin, kung maaari, ay tigilan mo na ang anak ko. Dahil hindi kami bagay sa pamilya ninyo. At isa pa, nag-aaral ka pa. Tapusin mo muna ang pag-aaral mo, ha? Alam nyo, Aling Delia, nag-usap na ho kami, Mama, tungkol po dyan. At gagawin ko lamang pong inspirasyon ang anak ninyo. At hindi pa naman tumututul si Mama. Kaya ko pong maghintay, Aling Delia. At pinasasabi pa ni
Mama, kung gusto daw ni May na mag-aral, kami na hong bahalang magpa-aral sa kanya para siya makapagtapos sa kanyang pag-aaral. Kung papayag ho kayo. Anong sinabi mo, Delia? Pag-aaral nila si May hanggang sa siya ay makapagtapos? Oo, Rogel. Nakausap ko mismo si JR kanina at galing siya dito. Alam mo, kung totoong gusto nilang tumulong para makatapos ang anak natin, eh bakit hindi? Pero Rogel, alam mo na siguro ang kapalit pagkatapos nun. Oh. Eh, ano naman ang masama ron? Nakikita ko naman na mabuting tao yan si JR. At tuwing nakakasalubong ko yan, eh, magalang naman. Nako, mahirap yung iniisip mo, Rogel. Walang problema kung sakaling maging sila sa hinaharap. Abay, ayaw mo niyan. Ah, may pagpapatuloy niya ang kanyang pag-aaral. May mabait naman silang pamilya. Gusto lang nilang tumulong o tulungan si May na makapagtapos. Nako, Delia, practical na ngayon ang buhay. Ha? Basta gusto lang ng anak mo, walang problema sa akin yan. Ah, Rogel! Nakapag-desisyon ka agad, kuya, ang aking anak. Pero alam ko, kuya, na medyo mahirap. Sa panahon ngayon, kuya, hindi ko alam kung sakali na makapagtapos siya at magkatuluyan silang dalawa ni JR. Nagbabago ang tao, kuya, katulad ng panahon. Baka kung sakali, kuya, na magkatuluyan silang dalawa, eh, alilain lang nila ang aming anak. O kaya sumbatan nila. Hindi ko alam, kuya, kung papayag ako sa gusto nilang mangyari. Pumayag na, kuya, ang aking asawa na pagtapusin nila ang aming anak. Kuya, naguguluhan ako. Mga bata pa sila para pasukin ang pagsasama. Sana po, kuya, matulungan ninyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Delia. Alam mo, Delia, maraming ganyan din na nangyayari. Kaya lang, tama yung sinasabi mo, eh. Alam mo yung mga hamay kaya sa buhay? Ha? Pero hindi naman lahat. Sabay, kung makatingin sa mga mahirap, eh, parang bang maliit. Ha? Yung pagtingin nila. May kagaya niyan, may kaya sa buhay sina JR. Hindi naman sa sinisiraan ko si JR dahil mabait naman ang kanyang ina. Gusto niyang tumulong. Pero malay natin. Ang tao mabilis magbago. Na parang panahon din 'yan. E, panahon nga nagbabago, tao pa kaya? Pero yung asawa mo talagang desidido na, na talagang botong-boto siya kay JR. At pursigido rin yung asawa mo na makapagtapos si May sa kanyang pag-aaral. Kung papayag kayo na maging sila ni JR.
Abay, kapag pinayagan niyo ang mga yan, hindi natin alam ang mangyayari. Abay, kapag sa school, talagang magkasama na yan. Hindi na makapaghihiwalay. Hindi ninyo maiiwasan na baka maagang magbuntis si May. E paano ang kanyang pag-aaral? Maraming pagdadaanan pa yan. Maraming mangyayari pa dyan. Kaya sa palagay ko, ikaw muna yung magdesisyon dyan, Delia. Magamat mahirap ang buhay, makapagdesisyon ka ng tama. Pero yung asawa mo talagang parang hindi nakakita. Ha? Gusto niya kaagad na yung anak ninyo parang nakatali na kay JR. Parang ganyan ang mangyayari. Kung talagang pumayag kayo sa gusto nila, talagang magkasama na sila. Lagi na magsasama yan. Hindi mo maiiwasan. Ha? Paano kung magbuntis? Kayo na rin ang nagsabi na mahirap mag-asawa ng maaga. Kaya siguro, tiisin nyo muna. Kung talagang si JR, desidido sa inyong anak, pabayaan nyo makapagtapos. Ngayon, kung nakapagtapos na siya at talagang sila pa rin, mga anak ninyo na si May, pakasal nyo sila. At pagkatapos, kung gusto niyang mag-aral, pag-aralin na ni JR, hindi yung ganyang pagsasabayin ninyo, natutulungan kayo, abay talagang mahirap. Naintindihan mo ba ang gusto kong sabihin sa'yo? Delia? Bueno, yala na muna siguro masasabi ko at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras sa timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programa. Peles at your service!